Girl, tumawag sa akin si Via. May bagong love life na raw ang bruha. Tingnan mo, ang bilis ma-inlove ng sangyon. Pagbabalita ni Melanie kay Janice nang dalawin niya ito sa bahay. Ganun ba? Sabi lang nito. Napansin ka agad niya ang downcast mood ng kaibigan niya. What's the matter? Problem? Love life? Nagtaksil na naman ba sa'yo si Stan? Ani yang ang tinutukoy ay boyfriend itong minsan na nitong kinasalan, ngunit binalikan ulit nito. Break na nga kami ni Stan. Huhulaan ko. Totoo ang chika na sila talaga ng office mate niya, tama? Tumangulang ito. Ang totoo, mas nakahinga pa nga ako ng maluwag ngayong wala na kami ni Stan. Sabi ko na nga ba, hindi rin kayo magtatagal. Kasi nga diba, gaya lang lagi kong sinasabi sa'yo, hindi ko makitang in love ka pa sa kanya. Pero syempre, may pinagsamahan din kayong dalawa. Normal lang na maging ganyan kakalungkot. Pero hindi siya ang dahilan kung bakit ako malungkot. Naintriga siya bigla sa sinabi nito. Ano pala? I mean, sino? Natatandaan mo ba si Matthew? Nanlaki ang mga mata niya. Yung dead ranger na Robert Pattinson? Ang tinutukoy niya ang head waiter ng Frederick's Grill na minsang nag-asikaso sa kanila na magkaiyan sila magkaibigan na kumain doon. Siya pa nga nagsulat ng pangalan ni Janice sa comment card na ibinigay sa kanila ng Frederick's Grill. Ibig lang sabihin niyon na kahit papaano ay naging kupido pa pala siya sa mga to. Nagkwento ito kung paano nahulog ang loob nito kay Matthew. Pambihira ka! Matagal na pala kayo may something going on ng Matthew na yan. Ngayon mo lang sinabi sa akin. Para namang hindi tayo close friends niyan. Kasi nga, secret ko lang dati ang feelings ko sa kanya. Saka paano ako mag-reveal kami pa ni Stan noon? Bakit? Ano bang akala mo sa amin ni Via? Chismosa? Alam ko namang hindi. Pero nung time na yon, guilty ako kahit sa isip lang ako naging unfaithful kay Stan. Kung alam ko lang na naging unfaithful din siya sa akin, matagal na sana nakipag-break sa kanya. Friend, may problema ako. Kailangan kong makausap ngayon si Matthew. He has to know what I really feel. Siguro tama lang ito pagkatapos niya magtapat sa akin ng mga saloobin niya. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Kunwari nagtataray na tanong niya. Pwede mo ba akong samahan sa Frederick's Grill para kausapin siya? Sinamahan nga niya ito roon. Kabubukas pa lang ng Frederick's Grill nang dumating sila. May mangilan-ngilan pang parokya nagsisikain doon. Inilibot nila ang paningin ngunit hindi nila makita si Matthew. Kinawayan niya ang palabirong waiter na nagsiserve noon sa kanila. Good to see you again, ma'am. Ngiting-ngiting bati nito. Bilib na ako sa'yo, kuya. Natatandaan mo pa kami. Pineapple juice lang muna ang orderin namin. Okay po, ma'am. 2 glasses of pineapple juice coming right up. Tatalikod na sana ito nang tawagin niya. Teka, huwag ka munang umalis. May tatanong lang ako sa'yo. Ano po yun, ma'am? Nariyan pa ba si Matthew? Wala po, ma'am. Last day na niya kahapon. Sa tingin niya ay namutla yata si Janice. Anong last day kahapon? Bakit? San siya pupunta? Tanong ni Janice. Na-promote po siya sa branch na manager para sa branch namin sa Manila. Doon na po siya ngayon. Helpless na napatingin si Janice sa kanya. Pag-uwi ni Melanie sa bahay niya ay nakita niyang may ibang kotse sa tapat ng gate. May bisita yata si Denver. Pumasok siya. Naabutan niya sa porch na nagtatawa ng sina Denver at ang isang babae. Kaharap ng mga ito ang ilang gadgets sa ibabaw ng pedestal table nang gamit sa physical therapy. Hi! Gulat na bati ni Denver sa kanya. Hindi marahil ito inaasahang uuwi agad siya. Hi! Bati rin niya rito. Tiningnan niya ang babae. Maganda ito at lalo nang umiti ito. Sa tingin niya ay mas bata ito kaysa sa kanya. Ipinakilala siya rito ni Denver. Melanie, this is my business partner, Shannon. Shannon, si Melanie, stepsister ko. Nagpalitan sila ng pagbati ng babae. Hindi siya nagtagal doon. Nagpaalam siya sa mga itong magpapahinga muna siya.
Habang papasok siya sa kanyang kwarto, hindi mawala sa isip niya ang pagkakangiti ni Denver kay Shannon. It was a carefree smile. Walang bakas iyon ng pangiinis o panguuyam na tulad ng ngiting madalas ibinibigay sa kanya ni Denver. Hindi man dapat, nakaramdam siya ng inggit. Hindi niya alam kung bakit wala namang ginagawa sa kanya si Shannon, pero naiinis siya rito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Nahawa na yata siya sa pagiging negatibo ni Janice. Maling mainis siya sa kapwa niya, lalo na kung wala itong ginagawang ikakainis niya. She took a quick shower. Tumunog ang cellphone niya na nagbibihis na siya. Galing kay Winston na mensahe roon. Isa ito sa mga supplier nila ng office equipment sa kanilang kumpanya. Matagal na niyang kilala ito. Pero nitong huli na lang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap at magpalitan ng cellphone numbers. Nang huli silang mag-usap ay niyaya siya nitong mag-date. Nagkataon nga lang na may lakad sila ni Janice kaya hindi niya ito napagbigyan. Naikwento sa kanya ng sekretarya nilang si Jella na ikakasal na raw siya noon si fiancé nito si Winston. Ngunit naudlot daw ang pagpatalsilan nito ng fiancé nito. Nakipagtanan daw ang babae sa ibang lalaki sa gitna ng preparasyon ng kasal. Binasa niya ang text message ni Winston. Inulit lang nito ang imbitasyon sa kanya. Kung libre daw siya sa Biyernes, ay susundin siya nito sa coffee sa paglabas nito ng alas 5. Nagreply siya rito. Pumayag siya. Nagtext uli ito. Nagpapasalamat ito na pinagbigyan niya ang paanyaya nito na lumabas sila. Sana raw'y masundan pa iyon. I can't wait for Friday to come, sabi pa nito sa text. Hindi siya nagreply. Medyo na-distracts kasi siya nang tawanan ni Denver as Shannon. Naiinis na naman siya. Lumabas na lang siya ng kwarto para magtungo sa kusina. Magluto na lang siya ng matinong ulam kaysa maimbiyar na sa pakakapakinig ng tawa ng mga ito. Inilabas niya ang pork pata sa freezer na refrigerator. Crispy pata ang iluluto niya. Gagawa muna siya ng green salad. Tamang-tama dahil ng nakaraang araw lang siya na grocery ni Denver kaya sariwa pa mga gulay na nabili nila. In fairness dito, mula nang tumira ito sa bahay niya ay sinagot na nito ang lahat ng groceries nila. Nagugulat na lang siyang minsan dahil dumarating ito na nakapamili na. Ultimo sanitary napkin niya ay pinagkakaabalan nitong bilhin. Natapos na niyang hiwain at timplahan ng green salad na naroon pa rin si Shannon. Mukhang doon na maghahapunan ng babae. Minabuti na lang niyang dagdagan ng sinaing. Ipinaprito na niya sa deep fryer ang huling batch ng pata nang magulantang siya ng malakas ng pagputok niyon. Napatili siya. Nakaramdam siya ng mahigdim paso sa kanyang mukha at braso. Humahangos na lumapit sa kanya si Denver. Pinatay nito ang apoy sa kalan. Ano nangyari? Natalsikan ako ng mantika. Aniyang ang hawak ay magkabilang pisngin niya. Dinala siya nito sa lababo at hinalamusan siya ng tubig, pati na rin ang braso niya. Dishwashing liquid pa ang ipinansabon nito sa kanya. Hindi na siya umangal. Ito ang mas nakakaalam ng tamang first aid treatment sa paso. Pagkatapos nitong tuyuin ng power towel, ang mukha niya ay naghiwa na ito ng kamatis. Pinaupo siya nito sa silya at iyon ang idinampi nito sa mga paso niya. May burn ointment ka ba rito? Tanong nito maya-maya. Nakaharap ito sa kanya kaya nalanghap na naman niya ang bahagyang samyo ng gamit nitong kulon pati na ang mainit na hininga nito. Maging ang singaw ng katawan nito ay tila bumabalandra sa kanya. Bakit ba nitong mga huling araw ay nakakaramdam siya ng ganun kay Denver? Samantalang nahilot na nga nito ang buong likod niya nang halos wala siyang saplot ngunit hindi niya naramdaman noon ng ganung awareness dito. Wala. Aniyang halos hindi maglago sa mga lalamunan niya ang kanyang boses. Napailing ito. Hindi ka dapat nagpapawala ng mga ganung gamot dito. You never know when you're gonna need them. Umalis ito at nang bumalik ay may hawak ng maliit na tube nang hindi na nabubuksang ointment. Binuksan nito ang tube at maingat na pinahiran na napaso mukha at braso niya. Daig pa niyang sinisilihan sa ginagawa nito. Nagiinit ang mukha niya. He was not just applying ointment on her skin. He was caressing her. Iyon ang pakiramdam niya
Kahit maling isipin niyon, ako na lang ang maglalagay. Aniya nang hindi siya makatiis pa. Huminto ito sa ginagawa nito at tumingin sa mga mata niya. Bakit? Nag-iwas siya ng tingin. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. Basta, ako na lang. Saka may bisita ka pa. Mabuti na lang at naisip agad niya iyon. Asikasuhin mo lang siya. Umalis na siya. Nagpatuloy lang ito sa pagpapahid ng ointment sa braso niya. Mabuti na lang at natapos agad ito. Huwag mo munang babasahin ang mukha mo at kamay mo. Magpahinga ka muna. Ako na magtutuloy ng niluluto mo. Almost done na rin naman. Kaunting napapikit siya nang biglang paraanan nito ng marahan ng palad nito sa kanyang mukha. Nang mumulat siya ng mga mata ay wala ito sa harap niya. What was that for? Hindi pa rin niya nakakahuma si Melanie nang marinig niya ang binuhay ni Denver ang apoy sa kalan at ito na nagpatuloy sa pagluluto ng huling batch ng crispy pata. Tinakpan nito ang fryer at nagsimula na itong maghain sa komedor. Nang patayin nito ang apoy niyon ay tinawag na siya nito para dumulog sa hapag. This is the best eaten while hot. Anitong tinutukoy ang crispy pata pa na nakaharap na sila sa mesa. Dinalhan siya nito ng hand sanitizer upang hindi na raw siya magbasa ng kamay. Sana niyaya mo na lang si Shannon na dito mag-dinner. Hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya. Ang totoo, hindi siya kailanman magiging komportable na makasama nila ni Denver ang babae. Wala lang siguro siyang masabi. Nasa isip pa rin niya ang tender gesture nito kanina. Ayoko nga, malakas kumain ng isang yon. Saka pinaka-favorite ko tong niluluto mo. Gusto kong tayo lang dalawang kumain nito. Nakangising sagot nito. Marami pa naman ito ah. Kahit pa, ayoko makita ng iba na wala akong poise kapag kumakain ng crispy pata. Pagkasabi niyon ay kumagat ito na lumikha ng maingay na tunog. Nadismaya siya sa sinabi nito. Ayaw lang ba nitong madisappoint dito si Shannon o talagang matakaw ito? Eh bakit sa akin hindi ka nahihiya? Bakit naman ako mahihiya sa'yo? Hindi ka naman iba. Kumagat uli ito. She could see that he was enjoying his dinner immensely. I really like the green salad. Tamang-tama lang ang timpla. Pati lasa ang crispy pata. The best. Masarap ka talaga magluto, Melanie. Masarap sa pakiramdam niya na nagustuhan ito ang niluto niya. Ngunit kasabay rin niyon ang hindi mawalang disappointment dahil sinabi nitong hindi siya iba kaya hindi ito nahihiya sa kanya. But much as I like it, ayoko na magluto ka pa uli ng ganito. Kumunutan noon niya. At bakit? Dahil baka maulit lang na matalsikan ka na naman ng mantika sa mukha. Paano kung natalsikan ka sa mata, ay di nabulag ka. Next time na gusto mong kumain ito, magpa-deliver ka na lang sa resto. Huwag mo nang panghinayangan pa ang ilang pisong matitipid mo. Paano kung masusunod ang gusto kong timpla kung bibili lang pala ako ng luto sa kanila? Okay, ganito na lang. Mag-prepare ka ng ganito kung nandito lang ako. At ako na lang magpiprito. But don't do it when I'm not around. Wow, nag-aalala ba talaga ito sa kanya? Paano kung ikaw naman na matalsikan sa mukha? He leaned on the table and looked into her eyes with a playful grin. So, nag-aalala ka rin pala sa akin. May pumitlag sa dibdib niya dahil sa ginawa nito. Sinikap niyang bawin ang tingin kahit gustong gusto niyang pagmasdan ang ekspresyon ng mukha nito ng mga sandaling iyon. Para kasing masarap pakipagkindatan dito. Parang masarap pakipagbiroan dito. It was like he was trying to get her to engage in a flirty exchange with him, which she was sorely tempted to do but just wouldn't dare. Wala kasi akong alagang aso dito. Sukat na sinabi niya ay tumawa ito ng tumawa. Ano naman ang nakakatawa sa sinabi ko? Pasinghal na tanong niya. Nanlaki ang mga mata niya nang pisilin nito ang baba niya. I like the way you care about me. Ngiting-ngiting sabi nito. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!